In this video, i-discuss lang natin ang isang CFD trading platform, ang IUX, kasi tanong din ng marami ito, is it a scam or legit trading platform? Paano ba natin malalaman kung ang isang trading platform ay scam? Although mahirap siyang gawin kasi maraming magagaling na con artist ngayon sa mundo ng finance, pero merong mga common traits na kailangan familiar tayo nang sa ganon ma-minimize natin yung risk na mabiktima tayo ng isang scam project. At kung interesado kayo sa ganitong mga content, token reviews, crypto news, anything related to crypto, make sure to subscribe and hit the notification bell. Ang IUX, isa itong CFD trading platform na nag-o-offer ng mga financial derivatives product para sa mga traders around the world to speculate on the price movements of various assets without owning the actual asset itself. I already explained before kung ano ang CFD sa mga previous video, so mag-iwan na lang ako ng link sa description if you want to know more about CFD. So ang IUX, ito yung dating IUX Market, nagamit ko na rin ito before at na-establish naman ito since 2016 pa. Iba-iba na kasi ang definition ng scam ngayon. It's an overused word from some individual. Katulad ng kapag ang isang altcoin bumagsak ang value, scam na agad sa kanila yon. Kasi nag-invest sila sa pag-aakala na tataas ito, pero hindi agad nangyari. Crypto is a scam, Bitcoin is a scam, halos isang dekada na nating naririnig yan. So every individual, meron silang kanya-kanyang definition ng scam base sa kanilang paniniwala, experience, at limited knowledge. Kung nagkaroon ng bad experience ang isang tao sa exchange, then para sa kanila, it's a scam, and that could happen in any legit trading platform. So paano ba natin ma-verify ang mga scam na trading platform? Actually, hindi siya ganun kadali gawin. Even a sophisticated investors pwedeng mabiktima. Pero may mga common signs na pwede natin tingnan. Katulad ng if the operation of the broker is unregulated. Particularly sa mga CFD trading platform, meron silang mga regulation na kailangan sundin para makapag-operate. Isa pang red flag na common ay walang maipakitang address kung saan nag-ooperate ang company. It's obvious kapag nakapag-register ang isang company, merong address yan na ibinibigay kasi required yon ng regulator. So kapag walang ganon, alam nyo na. At kapag ang company ay nag-o-offer ng mga too good to be true, katulad ng mga guaranteed returns, high bonuses, and low risk opportunities. Mga common ito kasi yan ang pang-akit nila sa mga gullible investors, yung tipong no risk pero guaranteed profits. Isa pa is yung withdrawal issue. Kung pahirapan mag-withdraw at madalas ito mangyari, then magduda ka na. Well, minsan naman nangyayari talaga yon na nagkakaroon ng maintenance ang exchange at mahirap mag-withdraw for some reason. It happened sa Gate.io and MEXC before, pero hindi naman sila mga scam exchange. Katulad ng ibinabato sa kanila before, the exchange is still operational. So yun lang yung mga common na pwede natin tingnan. Sa case ng IUX, sa website pa lang makikita na natin yung address ng company. Located ito sa Cyprus. At nakasaad din dyan na regulated ang trading platform sa Financial Service Authority in St. Vincent at meron din silang registered number na ipinapakita. Regulated din sila sa Financial Sector Conduct Authority in South Africa. Ibig sabihin lang nito, nagko-comply ang IUX with high financial conduct and client protection standards. Pero we have to take note na kahit regulated ito sa ibang mga bansa, pero dito sa Pilipinas, hindi. Halos lahat ng mga CFD trading platform na ginagamit natin dito ay unregulated. Same with many international cryptocurrency exchange. So you have to keep that in mind kahit mga legit trading platform sila. So ang IUX, it does not look like a scam for me dahil sa mga evidence na makikita natin sa website, sa mga documents na pinoprovide nila, may mga ibang reviews din ako na tinignan dito. Now let's talk about the pros and cons of IUX. Umpisa natin sa pros, bakit gugustuhin ng isang trader na mag-trade sa platform? Number one is kung gusto natin pasukin ang CFD trading na makakapag-trade tayo sa iba't ibang asset class in one platform, meron siyang wide range of assets na available including forex, commodities, indices, shares, and cryptocurrencies.
At ang kagandahan nito, kung gusto muna natin subukan yung platform, makakapag-open tayo ng demo account. At yung chart niya dito, powered by TradingView lang din. Kung gusto lang natin maging familiar sa platform at mag-practice ng trading, then we can use it. Kahit hindi muna tayo mag-provide ng mga personal information. Another pros nito ay nagsosupport siya ng multiple trading platform katulad ng MetaTrader and WebTrader along with a mobile app na magagamit ng kahit sinong traders, newbie man or pro. At yung safety features niya, dahil ito ay regulated sa ibang mga bansa, meron itong implementation of crucial safety measures tulad ng segregated funds and negative balance protection na mag-o-offer ng level of security for traders' funds. Cost-efficient din siya kasi no fees for deposits and withdrawals at competitive din naman yung spreads niya. Cons naman na nakikita ko dito sa IUX ay limited yung educational resources nila, yung mga news and articles na importante para sa mga traders na makita agad at hindi nalilipat pa sa ibang website. Yung ibang CFD trading platform merong ganun. Isa pa, although regulated nga ito sa ibang mga bansa, pero merong mga countries na hindi ito available gamitin, yung merong mahihigpit na regulation na ipinatutupad. Kasi maganda lang ang CFD para sa mga bansa na gustong mag-trade sa ibang market bukod sa kanilang sariling stock market. Katulad dito sa atin, meron tayong sariling stock market. And if we want to trade on other markets na hindi sakop ng ating jurisdiction, then dito papasok ang mga CFD trading platform kung saan we can speculate on other assets in the world. At yung risk na may offer nito ay not suitable for all investors. Same with the risk na tinitake natin kapag nagtitrade tayo ng crypto in any unregulated cryptocurrency exchange. At dahil nga mga crypto enthusiast tayo, mas mataas ang risk appetite natin kumpara sa mga average trader and investor. So yun lang ang masasabi ko sa platform na ito. And thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.